Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po ipapakita namin sa inyo ang proseso kung paano ba mag-install ng model application sa ating local computer. So kailangan lang natin mag-download ng Bitnami na version ng model. So ito, i-search lang natin sa Google. Anyway, it's libre. So dito pipiliin lang natin itong para sa Windows 64-bit. So click lang natin. So depende na siya kung gusto mo mag-sign up ng any of this websites. Pero pwede din hindi ka nalang mag-sign up, click mo lang itong no thanks. Just take me to the download. Ayan po, nagda-download na yung ating application. So matapos i-download ang application, kailangan na lang natin i-run yung installer. So click lang natin itong OK. And then next. So wala tayong babaguhin dyan, just click next. Yan. So sa part na ito, dito natin ilalagay yung pangalan ng administrator. So dito, ilalagay ko lang dito, system administrator. And then dito yung email address. Importante po itong email address na may lagay natin, kasi in the future for recovery of password. So at the same time, dito kasi papasok yung mga updates ni model. So dito, huwag natin kalimutan kung anong password ang nilagay natin dito. Yung username natin ay admin. And then lalagay tayo dito ng password. Again, huwag natin kalimutan ang password, gagamitin natin mamaya. Okay, so sa part na ito, MySQL server port nakalagay dyan 3307, but most of the computers yung nakalagay dyan is 3306. So depende na kung ano yung nakalagay dito. Kasi sa akin yung 3306 ay used na, kaya 3307 ang ginamit ko. Pero kung sa inyo nakalagay 3306, huwag nyo nalang baguhin. So just click next. And then dito sa new site, ilalagay ko dito learning management system. So yan, makikita natin ang going ng installation ng ating model sa ating desktop computer. Kapag lumabas ang screen na ito, click lang natin ang allow access. So matapos ang ating installation, click lang natin itong finish. So may dalawa tayong paraan kung paano i-start yung ating model. So the first one is from the start menu, hanapin natin si Bitnami model. And then click natin itong go to application. Ayan, lumabas na. So awesome, model is now installed. So ibig sabihin, okay na, successful ka na sa installation mo, pwede mo nang gamitin si model. So, the other option is pwedeng i-open mo na lang sa browser and then you'll type localhost. Okay, so try nating mag-login. So, gamitin natin yung na-fill up natin kanina doon sa installation. Yung username natin is admin. Tapos dito ilalagay ko ang aking password. And then I'll click login. Okay, now nakapag-login na tayo sa ating learning management system. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng ating themes sa model. So sa pag-install ng themes, may maraming paraan. Kailangan lang natin makapag-download ng mga libreng themes ng model. So kung wala ka namang napili doon sa mga na-download mo, okay, so magbibigay kami ng libreng themes para sa inyo. So kailangan nyo lang i-download sa website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. After ninyo ma-download, proceed tayo dito sa site administration.
And then dito tayo sa plugins. And then install plugins. So locate natin yung na-download na themes. So depende na sa inyo kung saan siya naka-save. And then i-upload natin dito sa ating LMS. So ito na yung themes na na-download natin. So yung mga nakikita nyong version dyan ay version niya ng themes. Pero dito sa may last part, ito yung titingnan natin. Yung may nakalagay dyan na 38, yan ay for model version 3.8. So yan ang gagamitin natin. Click natin ang upload. And then install plugin from the zip file. Okay, click natin ang continue. And then upgrade model database now. Then continue. So ito na yung general settings ng ating bagong theme. So pwedeng wag mo lang baguhin. Click lang natin itong save changes. And then balik tayo sa site administration. Siyempre naka-install na yung themes natin. So paano yun i-switch from this theme and then to the new one? Okay, dito tayo sa theme selector. Yan, piliin natin si IQ. Change theme muna and then piliin natin si IQ. And then use theme. Ayan, so kita na natin sa screen. Ito na yung bagong themes natin. Paano nga ba mag-create ng category sa ating learning management system? First, kailangan lang natin i-click itong Manage Courses and Categories. Kapag na-click na natin ito, click yung Create New Category. By default, makikita natin dyan sa Parent Category, Miscellaneous. So, select Tap, and then sa Category Name, dito natin ilalagay kung anong Category Name na gagamitin natin. So, in my case, Junior High School ang aking ilalagay dito. This is intended for sa Junior High School subjects. Okay. So after that, pwede ako magdagdag pa ng additional category. Halimbawa, ulitin ko lang yung process kanina, and then sa parent or category, lalagay ko tap, and then sa category name ngayon, ay lalagay ko dito, senior high school. And then, create category. So, meron na tayong dalawang category na na-create. So ngayon, gusto kong mag-create ng subcategory under na senior high school. So, if it is subcategory, ito yung mangyayari. So sa parent category, nakalagay dyan yung category na ginamit natin kanina, ginawa natin kanina, senior high school. So dito sa category name, ilalagay ko dito ang subcategory. So ngayon, kung napapansin ninyo, itong ginawa nating subcategory ay indented siya. So ibig sabihin, that is subcategory siya ng senior high school. So kung gusto mo magdagdag pa ng additional subcategory, uulitin mo lang yung process. Next, ipapakita natin sa inyo kung paano mag-add ng courses sa ating Moodle application. Click lang natin itong Create New Course. And then, dito sa ating course full name, dito natin ilalagay
ang ating full name ng ating course. Halimbawa, Empowerment Technologies. So dito ngayon sa course short name, depende na yan sa inyo kung ano yung gagamitin yung short name ng course ninyo. Yung sa akin kasi Empowerment Technology, so 80 itong ginamit ko. And then dito naman ngayon sa category, since ang Empowerment Technologies ay under siya ng Senior High School Applied Subjects, so yan. So yung category natin ay Senior High School, and then the subcategory is Applied. So sa part na ito, dito ka maglalagay kung kailan siya mag-start itong course mo. So ilalagay natin dito, enable natin kung gusto mong may restriction yung course mo. Kung kailan siya pwedeng available at kailan din siya mag-end. So sa presentation ko ngayon, hindi muna ako maglalagay ng restriction. So dito naman sa course summary, pwedeng huwag na lang natin munang lagyan. And then sa course format, we have 4 options. A single activity format, social format, topics format, at saka weekly format. So para mas maintindihan natin, unahin natin ang gamitin natin muna itong topics format. So since topics format yung pinili natin, dito naman sa number of sections, dito milalagay kung ilang topics yung gusto mong mag-aper doon sa course mo. So halimbawa, ilalagay natin dito 2. Pero hindi ibig sabihin it's only limited to 2. Actually, pwede ka pang magdagdag unlimited number of sections. So sa ngayon, click muna natin itong save and display. So ito na yung output. You will be directed to the participants or sino yung mga i-enroll mong students. Now since hindi pa tayo tapos mag-create ng course natin, so wala muna tayong gagalawin dito. So babalik tayo dito sa ating course. Yung sa akin naman kanina, di ba yung pinili natin is applied, and then 80 yung short name natin. So pwede i-click na lang natin para bumalik sa course mo. So yan, since dalawa yung pinili natin kanina, yung nilagay natin doon sa sections, so ibig sabihin 2 topics ang mag-appear dito sa ating course. So ngayon sa topic 1, topic 2, dito tayo maglalagay kung ano yung mga topics natin for discussion. Halimbawa, dito sa topic 1, ang ilalagay ko dito is nakabase dito sa ating curriculum guide. Now, kung titingnan natin dito sa curriculum guide, nakalagay dito weeks 1 to 2, tapos ito na yung mga topics. So, by weeks. Depende na yan sa other subjects kung ano yung format ninyo. So, yung sa akin naman, so ilalagay ko dito para guided ako base doon sa curriculum guide. So, ilalagay ko dito weeks 1 to 2, and then the topic is Information and Communication Technology. So, sa topic 2 naman, so ilalagay ko dito weeks 3 to 4. So, ito yung topic, copy-paste ko na lang. Ayan, paste ko dito itong topic na galing doon sa ating curriculum guide. So dito maglalagay ako ng resources. Diba, kung ito yung topic, yung nakasanayan natin as a teacher, in every topic, of course, may mga learning resources na naka-attach. So dito, click natin itong add an activity or resource. Ano yung pwede nating idagdag dito? So ngayon, pipiliin ko muna itong file. So maganda sa file, hindi siya restricted kung anong klaseng file ang pwede nating i-attach sa ating lesson. It's a video, pwede, MP3 file, pwede, mga picture, mga images, documents, or mga PDF file. So ngayon, gagamitin natin itong Microsoft Word application. So dito ako maglalagay ng content. Halimbawa, ang topic ko is Web 2.0. So save as ko na lang siya as PDF. Bakit PDF? Hindi ba pwede yung .doc i-attach doon sa ating learning management system? Actually, pwede. Pero we're also considering na yung estudyante, posibleng ginagamit nila yung mobile devices, hindi capable na mag-open ng mga .doc na mga file. So, for sure, yung mga device nila, actually, pwede makapag-open ng PDF file. Kaya, PDF na muna yung gagamitin natin. So after tayo magkapag-create ng PDF file, balik tayo dito and then select natin itong file and then add. Okay, so dito natin ilalagay kung ano yung topic natin.
So halimbawa, topic natin is web 2.0. So dito, lukit na lang natin ang file na ginawa natin kanina. Yan, locate natin, and then upload this file. Ayan, save and return to course. So yan, nakikita na natin, meron na tayong isang activity or learning resource na nailagay sa ating information and communication technology. Pagka binuksan niya ni estudyante, yun ang makikita. So pwede niyang ma-download sa kanyang device para maging available siya kahit walang internet connection. So pwede din tayo magdagdag dito ng quiz. Kung meron tayong lesson, of course, follow to follow din yung quiz. So halimbawa, dito ilalagay natin quiz 1. So sa timing, so dito natin i-set up kung kailan yung quiz natin available. And then kailan din yung kanyang cut-off at saka yung time limit niya. So dito, di lang muna tayo maglalagay ng restriction. And dito naman sa attempts, nakalagay dyan unlimited. So depende sa setup ni teacher kung gusto niya i-allow si estudyante na mag-unlimited attempts. Or lagyan niya lang, pwede din siya maglagay dyan ng isang beses lang. Pwede mag-take yung estudyante ng quiz. Ayan, meron na tayong quiz. Okay, once you click on the quiz, ito yung lalabas. No questions have been added yet. Siyempre, wala pa naman tayong questions na nilagay kanina. So, click natin itong edit quiz. So, pwede nating i-shuffle yung ating mga questions. So dito, magdadagdag tayo ng question. Yung mga questions sa pwede nating idagdag, pwede tayong maglagay ng multiple choice. So halimbawa, ganito. So dito sa question name, yung ginamit ko ay 80. So yun na lang, kumbaga yun yung aking code para sa mga questions for this subject. So dito ko ngayon ilalagay ang aking question. Halimbawa, when did the term Web 2.0 become popular? So multiple choice yun. So default mark niya, kapag tama yung sagot niya, is 1 point. So dito ngayon, ilalagay ko yung mga options. Halimbawa, 2004. Now since 2004 is the correct answer, so maglalagay ko yun ng grade, that's 100%. So sa choice number 2, of course, ito yung mga maling sagot. So hindi mo na kailangan lagyan ng grade. Then click lang natin ang save changes. So after that, magdadagdag tayo ng panibagong question. So this time, true or false naman. So simple rin yung question name natin, uulitin lang natin. And then dito, ilalagay natin ang statement for the true or false item. So katulad nito, a blog can be used to communicate your news to the world. So the correct answer for this is true. So di mo na kailangan pang mag-set up for the false kasi isa lang yung pwede nang piliin. And then the correct answer is true. So ibig sabihin, pagka pinili ng student yung false, automatic, mali na siya. So we already have 2 questions. So ngayon, last question na lang para magkaroon tayo ng 3 questions. So dito tayo ngayon sa short answer. Sa short answer, again, sa question name, the same lang.
Okay, so ito yung question natin for a short, for the short answer. It refers to the website that emphasizes user-generated content, taste of use, participating culture, and interoperability for end users. So the correct answer for this is Web 2.0. So dito ilalagay natin ang 100% kapag yung sagot ng bata ay Web 2.0. Pero syempre, short answer, pwedeng hindi exactly the same doon sa Web 2.0, baka walang space. So if ever ito yung ginamit ng bata sa pagsagot, Web 2.0 pa din, kaya lang walang space. So 100% pa rin yung kanyang score. So ibig sabihin, correct pa rin. So acceptable answer. So lahat ng mga acceptable answers ay ilalagay mo lang dyan. And then after that, click din natin yung save changes. So ngayon, meron na tayong 3 questions. So try lang natin. So since 3 questions lang ito, so dapat yung maximum grade natin ay 3 points din. So again, sample lang po ito. So yun lang ang proseso ng paggawa ng ating quiz. So balik tayo sa page ng course natin. So yan. So meron na tayong quiz, pwede din tayo maglagay ng group chat. Ito yung way natin sa pag-communicate sa ating mga estudyante. No, syempre, sa group chat natin ay hindi yan para sa isang students lang. So, the entire class ay pwede makapag nababasa nila yung mga messages dyan. So, pwede ka rin halimbawa, gusto mong mag-send ng message sa isang estudyante lang, so pwede mong gawin yan dito sa ating LMS. So tapos na tayo sa setup, so click na natin itong turn editing off. So ito na yung output. So kung may gusto ka pang idagdag, switch mo lang yung turn editing on, and then dagdag ka lang ng additional na mga resources para sa iyong program. So gusto nating dagdagan ng interactive activities ang ating subject. So one of the plugins na pwede nating idagdag ay itong tinatawag nating H5P Moodle plugins. So downloadable ito sa Google. So ito lang gagawin ninyo, search nyo lang, and then download. Okay, so save lang ninyo. Okay, so after ma-download natin yung plugin sa yon, so we're now ready to install it. So balik tayo dito sa site administration. And then plugins, then install plugins. So locate natin yung file na na-download natin kanina, yung H5P na plugins. So ito na yun, oh. And then upload natin, continue. Okay, so upgrade database now. And then continue. So ito yung mga settings ng ating H5P. So wala muna tayong babaguhin dito. Click lang natin itong save changes. So yan, tapos na tayo mag-install ang ating plugin. So balik tayo, try natin if ano na ba available na itong H5P plugin. Subukan natin dito sa subject na to. So, click natin itong turn editing on. Try natin magdagdag ng additional na resources. Learning resources. Ayan, meron na tayong H5P Interactive Content.